itinaas na ng NDRRMC ang Blue Alert. Hindi nakakaligtas ang Pilipinas sa hagupit ng malalakas na bagyo. Pero hindi lang mga kabuhayan at ari-arian ang nasisira. Ang masaklap, marami ring buhay ang nalalagay sa peligro. Ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazard inilunsad noong 2012 sa ilalim ng Department of Science and Technology. Kasunod yan ng pananalasa ng Bagyong Sendong noong 2011 sa Mindanao na nag-iwan ng mahigit 1,000 patay. Pero noong March 2017, tuluyan nang tinanggalan ng pondo ng pamahalan ang programa. Gaano nga ba kahalaga ang Project NOAA sa Pilipinas na palaging dinaraanan ng bagyo? Sariwa pa sa alaala ni Dr. Herbert Reyes ang pananalasa ng Bagyong Sendong sa Cagayan de Oro City kahit isang dekada na ang nakalilipas. Dahil sa malakas na ulan at hangin na dala ng bagyo, binaha ang kanilang bahay. At para makaligtas, kinailangan nilang umakyat sa bubong at doon sila nagpalipas ng magdamag. Meron na kaming kapitbahay na babae na dalawa sila doon sa bahay nila. Naghingi ng tulong, hindi namin matulungan. Except na sabi namin, lumangoy ka lang, lumangoy, at we will guide you with our flashlight and everything. So the water came rushing back. And then, marami na, talagang parang the sounds talaga ng bug-bug. Gumaganon talaga ang sound ng mga debris na kasama ng water. Pero nang humupa na ang baha kinabukasan, dito na bumungad ang masamang balita. Namatay ang kanyang apo, dalawang pamangkin, pati na ang dalawa nilang kasambahay. Grabe ang tao doon, talagang hilera-hilera. They asked me to identify the body of my mga pamangkin and everybody. Yun ang simula na ng hard, painful reality na in an instant, lima agad ang patay mo. Psychologically, it's troubling, magulo. Well, even now, I would always say na hindi pa ako na-process talaga. Sa tala ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 1,257 ang nasawi sa Bagyong Sendong noong 2011. 6,063 ang injured at 181 ang missing. Ang sakunang ito ang nagtulak sa pamahalan para ilunsad ang Project NOAA na pinamumunuan ng geologist na si Dr. Mahar Lagmay na nagsisilbing executive director ng programa. Nag-utos si Presidente Aquino noong panahon na yon na magtayo ng responsive program for disaster risk reduction and management. Naisip niya na yung research gawing operational, to ang tawag ay action research. Makalipas ang isang taong paghahanda, napasabak ang Project NOAA nang maglandfall ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan, ang Super Typhoon Yolanda o kilala sa international name na Hayat. Bukod sa pagbibigay ng warnings, nakatulong din ang Project NOAA sa official map for reconstruction o rehabilitation sa Yolanda Corridor. Ang kaya namin at that time was provide that information na magkakaroon ng storm surge na mataas. Nagkaroon ng joint memorandum circular na gumamit ng mga mapa, no? I-harmonize at ipagsama-samahin. Tapos yung mga mapang yon na i-provide yan sa lahat ng munisipyo sa Yolanda Corridor. Iyon ang basis kung saan lalagay yung evacuation center, tamang settlement, tamang pagpaplano ng city and municipalities, saan lalagay yung resources, alin ang pa-prioritize. Noong 2014 naman, nakasama ang team sa pre-disaster assessment o PIDRA ng NDRRMC. Ang kanilang forecast noon sa mga bagyo, 1 to 2 days in advance. Nakakaabot rin ang warning signal sa lokal na pamahalan kasama na ang barangay. Merong near real-time information. So, ito yung mga sensors na dineploy all over the Philippines. Kulang-kulang 2,000, no? Noong panahon na yon. At yung mga yan, kaya mong tignan yung dami ng ulan in near real time. So, kapag ka pinag-combine mo yon, kaya mong gumawa ng hazard-specific
anong hazard yun? Maaring baha o landslide? Area focus, anong barangay yung tatamaan? At saka time-bound, kailan tatama yung hazard na yon? That was largely successful, we believe, because grabe yung mga ano eh, yung mga baha noon eh, yung tataas eh. Tapos yung landslide, ang lalaki, no? World class. Gayun pa man, ang mga fatalities ay very minimal, no? Very minimal. And it possibly averted about 15 potential disasters. Sinikap kasi ng Project NOAA na kung maaari, no, tukuyin kung anong specific na lugar ang maaring bahain. So ang ginawa noon, tinukoy kung ano yung mga mas mabababang lugar, tapos gumawa ng mga simulation para makita kung paano dumaloy ang tubig mula doon sa mga bundok papunta doon sa mga kalupaan, no? So kasama na dito syempre yung pagtukoy ng mismong barangay, kasi nga medyo high resolution yung datos, kaya kahit na isang maliit na pamayanan ay matutukoy. Malaki naman ang pasasalamat ng Butuan City LGU sa Project NOAA nang manalasa ang Typhoon Agaton noong 2014. Typhoon Agaton has caused one of the worst floods in the history of Butuan. Tumagal po ng mahigit 2 linggo ang pinsalang idinulot ng bagyo. Isa ito sa pinakamataas na flood level sa Agusan River na umabot sa 4.2 meters. 112,000 po katao, or about 22,000 families, ang lumikas at nailikas doon sa mga itinalagang disaster evacuation sites. Wala pong namatay as a direct result of the calamity. Si Ronald Silang, dating full-stack web developer ng Project NOAA nung nasa ilalim pa ito ng DOST. Kasama siya sa mga nag-i-input ng data sa website na maaaring i-access ng publiko. Kumbaga, kami po yung nasa dulo ng process chain na kami yung kailangan maglagay ng data na yon, kung ano man yung mga natatanggap namin. May ilagay namin ito sa website ng Project NOAA. Once na may nabalitaan kami na okay, may bagyong paparating, ay doon na po pumapasok yung stress, yung pressure. Pero bago pa man tanggalin ang suporta ng gobyerno, umalis na siya sa proyekto. Nung time po na yon, meron na po kahit papaano kaming naririnig or ugong-ugong na possible na hindi na po ma-extend yung project. Kahit papaano, nakakatakot na bigla ka na lang mawala ng trabaho. Nakakalungkot na yung mga ganitong klaseng proyekto ay hindi mabigyan ng importansya na maipagpatuloy. Pagpasok ng March 2017, tuluyan nang tinanggalan ng pondo ang Project NOAA. Paliwanag ng DOST noon, ang mga proyekto ng Project NOAA natapos na at ang State Weather Bureau na PAGASA i-adapt ang mga teknolohiya na nagawa ng programa. 2014, 2015, 2016, pero noong 2018, isang taon yan, sunod-sunod ng disaster natin. Anyway, makikita mo may spike in that year, noong 2018. No? Maganda na sana eh. Tingnan mo yung record. Ang laki ng binaba. Isa sa mga unang gumamit sa Project NOAA website ang lungsod ng Marikina na nalubog sa baha noong Bagyong Ondoy taong 2009. Kwento ng dating information officer na Marikina na si Paul Sison. Dati kasi, bali visual lang eh. Parang manual lang, kumbaga. May tao sa in River Parks office noon, may tao sa ilog, na pag bumabaha, kinatanaw niya yung gauge na yung parang ilang meters above. But then with Project NOAA, using yung mga sensors ng MMDA FCOS, and then even I think yung sa DOST, precise na yung measurement ngayon ng water level. Malaking bagay kasi yung water level, para pataas pa lang siya, nawawarningan na yung mga riverside communities. Nakatulong siya sa zero casualty. Malaking bagay, because forewarned, there were times nga na ilang araw or a week before pa. Dahil pag sinabi na meron ng LPA at merong pumasok na ng Philippine Area of Responsibility sa PAR,
napaghahanda ng Marikina dahil na-monitor na kung gano'ng kabilis. Noong nakarang taon, muling nakaranas ang mga taga-Marikina ng malaundoy na baha nang manalasa ang bagyong Ulysses. Kabilang sa mga binaha ang 75 anyos na si Tatay Alexander Palado mula sa Provident Village. Alas 7 na yata, or past 7 ng umaga. Ang tubig dito sa amin hanggang lampas tuhod, hindi pa umakyat dito sa lote namin. Maasa ko na hindi nababaha kasi pahina na. Pero nung bandang tanghali, nakuha ko, taas na ng tubig ulit. Pero kalat-kalat na naman, puro putik na naman ulit. Yung mga isinig namin, inabot pa rin. Palagi na nga nag-aalala, pero actually, nag-isip na kami lumipat ng bahay. Alis na kapo tayo dito. Marami rin ang nagulantang na malubog sa bahang ilang lugar sa Region 2 o Cagayan Valley. Kaya naman nag-ingay ang ilang concerned citizen na ibalik ang Project NOAA. Mas nakapaghanda raw sana ang mga residente sa bagyo at naiwasan ang malaking bilang ng mga casualty. Sa datos ng NDRMC at PAGASA mula 2014 hanggang 2016, pababa ang bilang ng mga namamatay sa bagyo. Pero noong 2017, kung saan nagsimulang bitawan ng DOST ang Project NOAA, umakyat sa 250 ang bilang ng mga nasawi sa bagyo. Tumaas pa ito sa 283 noong 2018. Kahit nasabihin na natin tumigil yung ibang mga components ng Project NOAA, may mga nagtutuloy namang mga proyekto. Nag-evolve yung mga iba-ibang klaseng proyekto na pinatutupad or itinutuloy mula dun sa mga nalaman nung panahon ng Project NOAA. Siyempre, may mga marami siyang magagandang nilabas na mga produkto that at that time was the best possible information, no? But now, of course, we know that some of the things that it was doing, nakikita rin yung mga witnesses, no? So ang ginagawa naman ngayon ng mga researchers, tinutuloy nila, no? Pero pinapaganda nila. Pero hindi naman tuluyang nawala ang Project NOAA. Katunayan, inadapt ito ng University of the Philippines Resilience Institute. Yun nga lang, wala na itong pondo na nanggagaling sa gobyerno para makapag-concentrate sa hazard-specific, area-focused at time-bound warnings na siyang kailangan ng mga local government unit. Nitong Oktubre, nagkaroon din ng revamp ang Project NOAA kung saan pwede rin itong ma-access ng publiko. Ngayon, susubukan nating i-explore ang Project NOAA website. Pupunta tayo sa noaa.up.edu.ph. Lalabas agad dito ang Know Your Hazard. Malalaman natin dito sa website kung safe ba sa flood, landslide or storm surge ang inyong lugar. Search location or pindutin ang your location. I will try to find my location. Ayan, nakita ko na kung nasaan ako. Pero pwede rin namang i-zoom. Makikita na pula ang paligid. Ibig sabihin, ang flood hazard level dito sa amin ay high o mataas. Pero pagdating sa landslide at storm surge, mas safe itong aming lugar dahil nakalagay dito, little to none. Kapag clinic mo ang flood hazard level, may nakalagay rito ang what to do during flood. May tips na kung ano yung mga dapat gawin kapag may baha para maging safe. Sa baba naman nito, may list ng survival kits. Dapat natin yung i-prepare at tandaan. After sa part na ito, pwede rin pumunta sa NOAA Studio para sa karagdagang impormasyon. Ito yung buong mapa ng Pilipinas. Pwede rin ilagay ulit ang inyong address or pindutin itong your location. Bukod dun sa three hazards, meron ding facilities. Ayan, tulad nitong police station. I-click lang natin. Ayan, lalabas yung pinakamalapit na police station sa inyong area. Ganun din sa fire station, i-click lang. Meron ding mga hospital at school. So alam mo na kung saan ka pupunta or hihingi ng tulong kapag may bagyo or sakuna. Sa pinakababa naman, meron ding weather satellite image. Malaking tulong itong Project NOAA website dahil kahit ang mga ordinary citizens ay maiintindihan ito. Madali lang siyang i-explore at nagkakaroon tayo ng idea kung ano yung mga dapat gawin kapag may sakuna. 100% complete na ang storm surge at landslide high definition map ng Project NOAA. Pero ang flood map, nasa 60 to 70% pa lang ng Pilipinas ang nagagawa. Before, the engagement was nationwide scale. So that was the order. And now, there's no order like that. And there's no corresponding funding like that we had before. No? So
So, hindi ko lang alam kung matatapos na nationwide kasi mahirap din gawin yun, ano? Tsaka yung mga dating mga ibang gumagawa na wala na rin. Pero marami pa rin na maintain with the adoption of UP. Laging tandaan na ang paghahanda sa sakuna hindi lang trabaho ng ating gobyerno. Responsibilidad rin ng bawat isa ang maging ligtas sa lahat ng oras. I am Lilian Tiburcio. I stand for truth.